Hello guys, so it's me again guys, JD Panganiban. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa channel ko at sa mga bago pa po sa channel ko, subscribe nyo na po yung JD Panganiban para updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. So ngayon guys, ang ituturo ko po sa inyo ay isang laro na pwedeng-pwede nyo pong magamit sa inyong live streaming para hindi po ma-board ang inyong mga manunood. Okay? So siguro guys, ito mga napanood nyo na po ito sa mga nagla-live stream. Sa mga hindi pa naman po alam itong larong ito, ituturo ko po sa inyo and I hope so na magustuhan nyo po itong ituturo kong laro. Okay po, so let's start guys. Hello guys, so ngayon guys, ituturo ko sa inyo yung laro na sinasabi ko sa inyo na pwede nyo pong magamit sa inyong live streaming para mag-enjoy at hindi po ma-board ang inyong mga manonood sa inyong live streaming. Ito pong larong ito guys ay ginagamit po nila para po sa mga pa-prizes po nila sa laro. So ngayon guys, pupunta po tayo ngayon sa ating Google Chrome. Ito po nakikita nyo po sa ating screen. Google Chrome po, isa-search lang po natin dito guys. Online stopwatch.com onlinestopwatch.com. Yan. So guys, after po natin guys, ma-search po yung onlinestopwatch.com. After po natin guys, ma-search po yung onlinestopwatch.com. I-scroll down lang po natin siya guys, pababa, para makita po natin yung laro na sinasabi ko sa inyo na pwede nyo pong magamit sa ating sa inyong live streaming. So i-click lang po natin itong Classroom Timers Fan Timers. Ayan. So dalawa lang po yung ituturo ko sa inyo muna. At bahala na po kayong mag-explore sa iba pa pong laro na mga gusto nyo pa pong gawin sa mga live streaming. So ang ituturo ko sa inyo guys, ito po yung mga mahilig gamitin sa live streaming para po sa mga pa-prizes po nila ng mga WH o tinatawag na watch hour, bananas o tinatawag na subscriber, at saka po load. So ito po yung mahilig gamitin sa ating live streaming. Ito pong emoji race. Emoji race po yung mahilig gamitin sa ating live streaming. At saka po itong sack race. Yan, ito po yung sack race. Ito po yung mga mahilig po natin gamitin sa ating pagla-live stream para sa mga ating pagpapalaro sa ating live streaming para mag-enjoy po yung ating mga guests. So ngayon guys, ang una ko pong ituturo sa inyo, ito pong emoji race. So click lang po natin itong emoji race. Ayan. So ngayon guys, after po natin maklik, i-scroll down lang po natin siya. Ayan. Ayan. So nagka-counting pa po siya guys. Ayan, so zoom in lang po natin siya para medyo malaki po siya. So yun guys, dito po sa emoji race, ang pwede pong makasali dito is 100 participants at pwede naman pong 50 participants. Kung halimbawa po, lima lang po yung inyong mga customer or mga invites. Okay? For example naman po guys, ang mga gusto pong sumali dito sa inyong palaro ay 50 participants. Iseset nyo po siya sa 50 participants. At sa mga kasali naman po, ilalagay po natin dito yung mga pangalan ng mga kasali. Name. I-edit nyo lang po yung pangalan niyan. For example, ang mga kasali po yung si Aaron, si George, si Rosaline, si Elia, at saka si Rory. Idadal lang po natin siya guys. So ngayon guys, iseset naman po natin yung timer. Set po natin siya guys ng 10 seconds lang po para medyo mabilis po. Pero karamihan po guys sa mga nagla-live stream, sineset po nila ng 3 minutes kasi minsan madami pong mga gustong sumali. So ngayon guys, set lang po natin siya guys ng 10 seconds kasi sample lang po ito para matutunan nyo din po. Click lang po natin yung set. So ngayon guys, nakikita nyo po dito yung start at saka sa clear. Si-search po natin yung start, okay? Yan. Click lang po natin yung start para tumakbo na po sila. So yun guys, start na po, tumatakbo na po sila. And syempre guys, pag nasa live stream po kayo, dapat i-share nyo din po yung inyong pangalan, di ba? Para mas enjoy po. So yun guys, ang manalo po sa ating emoji race ay si George. So yan, syempre, para po makita nyo po ng maayos kung sino po talagang nanalo, i-click nyo lang po itong may trope. So yan, ang first po nanalo si George, second si Aaron, third si Rory, fourth si Elia, ang fifth po ay si Rosalie. So ngayon guys, ganito lang po gamitin tong
emoji race, hindi po kayo mali dito. Okay, so ngayon guys, ang next ko pong ituturo sa inyo, yung sack race naman po guys. So yun guys, I'm back again. So ngayon guys, ang next ko pong ituturo sa inyo, yung sack race naman po guys. So paano ba gamitin yung sack race? I-click lang po natin guys, yung sack race. Yan. So scroll down lang po natin siya guys, pababa. Yan. After po, yan, nagka-counting po siya guys. So guys, dito naman po sa sack race, ang pwede pong makasali dito guys ay 6 na participants. So 6 lang po yung pwedeng makasali na 6 na mga participants po dito. So ngayon guys, ilalagay naman po natin yung mga pangalan ng mga kasali. So ito na lang po uli yung ilagay natin pangalan, sina Aaron, si George, si Rosalind, at saka si Elia, at saka si yung isa po, okay? So yun guys, syempre guys, set po natin siya uli ng 10 seconds. So ngayon, kiklik lang po natin uli tong set. Ayan. So i-start na po natin siya. Ang start po is katabi lang po siya ng timer. So yun guys, so dapat po i-share nyo din po dito sa sack race yung inyong mga pangalan. So yun, okay. So yan, si Elia po yung nanalo ba? So po natin makikita sa trope yung mga nanalo. Yung first po ay si Elia, second po ay si Rosalie, ang third po si Aaron, fourth si George, fifth po ay si Rory. So yun guys, ganito lang po gamitin itong ating sack race at saka emoji race. Hindi po kayo malilito guys. And I hope so guys, nagustuhan nyo po itong palaro pong ito na pwede nyo pong magamit sa pagla-livestream para hindi po ma-board yung mga viewers nyo po. And sana po guys, nagustuhan nyo at huwag nyo po kalimutang mag-subscribe para updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. So yun lang po guys, maraming salamat po and thank you.